ay palagi na lang ganyan yung kinakanta niya. Eh, marami namang singers din na kumakanta din ng ganyan. Hana, this song is said to be different from your previous singles. Why? Siguro dahil ito pag-usapan na gusto ko nga mag-explore ng ibang genre and nag-approve naman si GMA Music and also ako and yung manager ko. So, kumbaga, ito ay parang maiba lang sa pandinig ng ibang tao na hindi sila magsawa na ay palagi na lang ganyan yung kinakanta niya. Eh, marami namang singers din na kumakanta din ng ganyan. So, sa amin, challenge lang talaga siya at para maiba sa pandinig ng mga tao. So, yung song is upbeat and novelty. Anong impression mo about it? And mas na-enjoy mo ba to compared sa balat and lyric songs na usually you perform? Ito, sobrang nakaka-enjoy talaga habang nire-record ko to. Parang wala lang, nagbi-video okay lang ako. Yun yung feeling ko. Kasi yung beat pa lang eh, madadala ka rin talaga. So, ako kailangan ko rin ma-enjoy yun para lumabas sa tunog ko habang kinakanta yun. And since millennial nga din naman ako, hindi naman naging mahirap for me. Kasi nga, these days, halos ganun na yung mga genre na lumalabas. Yung lagi nating naririnig. So, yun ang tawag dito. Yun ang kagandahan habang nire-record ko yun. Okay. Third question. The song is apt for millennials, di ba? Gaano ka nakaka-relate sa new single mo? Siyempre, dumaan din naman ako sa ganung bagay na yung mga crush-crush na yan. So, parang iniisip ko na lang habang kinakanta ko yun na yung mga past na nangyari na bilang teenager, eh, nagkaroon din naman ng mga crush. Tapos, doon naman sa part na, kasi yung meaning ng song, yung story ng song is yung isang tao, hindi niya nasabi yung totoo niyang nararamdaman towards doon sa taong gusto niya. Doon naman sa part na yon, hindi lang naman para sa crush-crush yan. Sa akin, sa pagkatao natin, sa kahit sino, kahit sa loved ones natin, sa family natin, na kung may gusto kang sabihin, nakaka-relate ako na kung may gusto akong sabihin, dapat masabi ko na yun hanggat may chance ako kasi mahirap na yung nasa huli yung pagsisisi. So, yun ang ano talaga sa akin na nakaka-relate ako dun sa kantang yun. Okay. Ito naman, what were your plans sana for this year na naging pending because of the pandemic? May mga commitments ka ba sa Indonesia na na-cancel or naging pending? Meron naman kasing plans, kumbaga plans pa lang sa Indonesia. Marami nang napag-uusapan na mga plano kung anong kung kailan babalik, kung anong mga shows nila na pwede akong mag-guest. And ito ngayong nangyari. So, lahat ng naging plano ay nawala po. Pero sana pag okay nang lahat, eh, makabalik po ako doon. And syempre dito sa Philippines, ang daming events na nawala din eh. So nakakalungkot. Okay. The last question. After your stint at Dangdut Academy, how would you assess you being a singer now? Ano ba? Ang ano ko lang sa sarili ko, siguro mas marami lang akong natutunan at naging mas malawak yung pagiging artist ko. At in-apply ko yun sa mabuting paraan at willing ako na gawin yun habang buhay, i-apply pa.